Ang next teen artist, super ready to riz up the coaches. Ako po si Pia Karandang, 16 years old, galing po sa Batangas. Ako po ay punong-puno ng pangarap po. Isa rin po akong friendly and very maingay. Sobrang dal-dal din po. Ako po ay natutong kumanta. Ako po ay 3 years old. Na-develop ko po yung singing skills ko. Dinala po ako ni na mami sa isang voice lesson. Then, doon na po siya nag-start. Si mami po ay isang teacher. And ang aking pong yumaong tatay ay dati pong isang beekeeper. Si mami, ang work na ginagawa ngayon ay beekeeping. Tama ba? Actually, yun po ay trabaho ng asawa ko. Yes. Na, nung nawala po siya ay medyo tinuloy ko lang yung natira po. Akala po namin ay simpleng sakit lang ng likod. Within 6 months, na-proof po pala siya na cancer and then bedridden po agad. So, sa isang kagaya ni Pia, hindi niya in-expect na mawawalan agad siya ng tatay. Time po na sobrang nahihirapan po yung tatay ko bago po siya mamaalam. Hindi ko po alam kung paano po ako mag-adjust. Kasi po, hindi ko rin po kasi inaasahan na bigla na lang po siyang mawawala sa amin. So, yung nangyari po sa tatay niya ay naka-apekto mostly sa emotional po niya. 2022 po, sobrang saya po namin. Yung half po ng year na yon, sobrang doon po kami nag-start na maging close ng tatay ko kasi po, hindi po talaga kami ganun ka-close. Then, dumating na lang po yung time ng 2022, simula po January hanggang June. Doon po kami sobrang naging close kasi po, naging bonding po namin yung pagsama ko po sa mga banda po. Ang mga panahong nagigig siya, kami po ay sama-sama na bonding. Pero at a very short period of time po ay nawalan po agad siya ng tatay. At sa edad po niya is alam kong napakahirap. Yung mga emotions ko po ngayon is nilalabas ko po siya, ina-express ko po siya through singing. And dahil din po sa pagkanta ko, natutulungan ko po yung mommy ko ngayon. Mommy, alam ko po na matagal na natin tong pangarap at alam ko po na hindi po madali lahat ng pinagdaanan natin. So this time, mas gagalingan ko pa po lalo para po sa'yo and para po kay tatay. Anak, basta lagi mo tatandaan, huwag makakalimot. Sa lahat, lagi magpasalamat sa Diyos and sabi nga ay kami ang number one fan mo and makakaasa ka na simula-simula hanggang dulo, susuportahan kita. I love you, anak. Love you, mommy. Tumali po ako sa The Voice Teens dahil ito po yung isa sa pinakapangarap ko po simula po nung bata ako. Ini-imagine ko po yung sarili ko na nakatayo din sa stage, na nagpe-perform, and also, ito din po yung isa sa pangarap po ng pamilya ko po.